Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay lubos na nagpapasalamat at nagagalak dahil nabigyan ako ng pagkakataon na bumalik dito sa Mission Station upang mag-alay ng misa at pasalamat para sa ating community. Sa ating mga pagbasa ngayon, especially sa ating celebration ngayon, tayo ay pinapaalalahanan. One time, may nagtanong sa akin, Father, bakit yung All Saints Day, bakit natin sineselebrate at magkalapit pa sa All Souls Day? Normally and usually, I don't know, because sa amin kasi, we celebrate All Souls Day sa November 1. So doon kami naghahanda, meron kami doon sa family gathering, November 1 talaga yung All Saints Day. Kaya nung bata pa ako, akala ko talaga, ang celebration ng All Souls Day or para sa mga patay is yung November 1. But as I grow in age and in body, doon ko na-realize na ang All Souls Day pala is November 2. But All Saints Day is November 1. Now the question perhaps, at maganda rin yung tanong ng batang iyon, bakit sineselebrate natin yung All Saints Day? Magkalapit pala sa All Souls Day. Sa aking pagninilay, isang bagay lang ang nakikita ko doon, bakit natin sineselebrate ang All Saints Day magkalapit sa All Souls Day. Una, ganito. Kasi, yung tayo ay naniniwala by virtue of our faith ng ating mga minamahal sa buhay na nauna na sa atin na namatay na, nandoon na sila doon sa langit kasama ang Diyos. May mga santos, may mga saints na hindi sila maradong nabigyan ng recognition sa simbahan. Marami naman tayo mga saints, may mga pangalan sila. Pero daw, may mga tao din na namatay na hindi siya nabigyang recognition sa simbahan. Dito natin sineselebrate. Kaya, yung ating mga pamilya na patay na, yung ating mga ninuno na namatay na, tayo ay naniniwala at by virtue of our faith, na nandun na rin sila and they are also called saints. Kaya nga, every time, ako personally sa aking bukasyon, I always ask the intercession of my relatives and friends and family na namatay na. During sa seminary, doon sa seminaryo, every time I pray, I always ask the prayers and intercession of my families and friends na nandoon na sa langit. Kasi ako personally naniniwala na nandoon na sila kasama ang Diyos. Sila ay nagdadasal. Naniniwala ako na sila ay mga santos na rin. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin a very familiar and common gospel, the Beatitudes, mapapalad. Ako malapad, pero si Murphy malapad din. So maraming mga malalapad. Pero sa ating ebanghelyo, magandang pagnilayan, mapapalad. Blessed are those, blessed are you. Maganda pagnilayan. Ano kaya ang para sa akin ha? Paano kaya natin masasabi na tayo ay mapapalad? Na kung titingnan natin doon, mapalad ang mga api, mapalad ang aba. Ano pa 'yan? So nung pinagnilayan ko siya, sabi ko, baka ito yung mga beatitudes na kailangan ng tao para tayo ay magiging isang banal. So I would like to propose three things for me personally as I reflected on it. Kasi mahirap itong i-memorize, mapalad ang api, aba, etc. So tatlo, para sa akin personally, as I reflected on it, there are three things that for us, we need to do para magiging banal or magiging saint. Una, prayer. Bakit kailangan natin ng dasal? Kasi dyan sa pagdadasal, dyan sa prayer, dyan natin ini-establish ang malalim na ugnayan natin sa Diyos. Kung tayo ay nagdadasal, kung tayo ay taintim na nagdadasal, magkakaroon tayo ng malalim na relasyon sa Diyos at malalim na ugnayan sa Diyos. Kung tayo ay magkakaroon ng malalim na ugnayan, lahat kakayanin natin. May isa akong na-encounter, isang mayaman, sabi niya, sa buong buhay niya, sabi niya, nung nagtatrabaho siya, ang dami na niyang pera, para sabi niya, pero bakit ganun, Father? Ang marami na akong ari-arian, masaya ako, sabi nila, kasi marami akong pera, magagawa ko yung gusto ko,
Pero bakit parang kulang pa rin? Pero nung oras, nung panahon na siya ay nag-serve sa simbahan at binigay na niya ang kanyang sarili diyan sa simbahan, at nung sabi niya, nung natagpuan ko ang Panginoon, sabi niya sa sarili niya, ito na pala ang hinahanap ko sa buhay. Kaya nung sinabi niya sa akin yun, yung pinagnilayan ko, kung tayo pala magkakaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos, at kung tayo ay convinced na nasa sa atin ang Diyos, wala na tayong kailangan pang iba. Wala na tayong hahanapin pang iba. Kaya mga kapatid, ito yung una nating sana pagsumikapan, na magkakaroon tayo ng malalim na ugnayan sa Diyos dyan sa pagdadasal. Pangalawa, servisyo o service. After prayer, we are also asked to serve. Kasi sabi nga, yung ating pananampalataya, kung hindi natin sinasagawa, patay. Yun yung sabi ni Santiago. Faith without action is dead. Kaya, ito yung ating pagnilayan especially in our community, dito sa Mission Station, marami tayong mga kaibigan, marami tayong mga kasamahan dito na naghihirap. It's because of this pandemic. Now the question is, tayo ngayon ay nagdadasal, kayo ngayon na nakikinig sa ating live streaming, nagdarasal, nag-a-attend ng misa. Ang tanong, may oras ba tayong mag-serve sa iba? May oras ba tayo at panahon para sa iba? Nagbibigay ba tayo ng halaga doon sa iba? Pangatlo, and for me perhaps, isa sa mga reminders din sa akin o sa atin, third is sacrifice. Sacrifice. Yun nga, nung nagnilay ako dito, what makes our life meaningful, especially here in Earth, it's because of our sacrifices, our struggles in life. Dahil sa ating mga nagpinagdaanan na mga problema, mga pighati, mga sakripisyo sa buhay, ito yung nagbibigay meaning at kabuluhan ng ating buhay. Bakit po? Dahil dito, natuto tayong maging depende sa Diyos. Natuto tayong magpakumbaba na masasabi natin sa ating sarili na walang ibang makakatulong sa atin kundi ang Diyos lang. Kaya mga kapatid, ito yung para sa akin. Prayer, service, and sacrifice are the most important elements. For me personally, when I reflected on it, na kailangan natin para magkaroon tayo at masasabi natin na mapalad tayong lahat. Amen.